na kasi ilang beses nang paulit-ulit, alam mo yun, bagsak nang bagsak yung cellphone niya. Hindi ko malaman kung bakit. Napaka, alam mo yun, wala siyang ingat. Naiirita talaga ako. Hindi ko naman kasalanan yun. Ang babaw kasi ng shorts ko. Si Tony kasi, hindi lahat ipapakita niyan sa social media. Pero si Paye, lately lang to ha, nabigyan naman ng iPhone 14 Pro. Isipin mo, iPhone 14 Pro. Noong nakaraan lang, nakabigay lang sa kanya ng iPhone 14. Tapos ngayon, 14 Pro. Tapos hindi niya iingatan, di ba? Tapos pahulog-hulog lang. Ano tatawag mo dun, di ba? Nagbabanding kami ni Tony sa family area. Tapos, narinig ko yung magkapatid nagtatalo. Sabi ko, ayaw mo na sila. Nakakapagod makialam. Kasi maraming beses na sila na ganyan talaga sila mag-usap. Biglang tataasan ng boses. Eh, noong time na yun, wala si Tyronia. Pumasok sa school. Kaya parang nakakapagod makialam. Malalaki na kayo. Parang kaya nyo na yan. Sa kami ng ate ko, dito chill lang. Nakakapagod na parang paulit-ulit. Pero ganun talaga eh. Hindi usap na naman. Explain na naman. Intindi na naman. Alam po, hindi niya ako kailangan saktan. Yun po, pwede niya akong kasabi ba nauna? Si ate po. Eh, nakatingin lang po ako sa kanya. Tapos bigla siyang manunugod. Hindi nga po malalim yung bulsa ko. Ilalagay ko na lang po sa table. Tapos bigla po siyang nagagaganyan. Dapat, Paye, pwede ka rin makipag-usap ng maayos. Ang babaw kasi. Ayun, nakikipag-usap naman na po ako ng maayos sa kanya. Eh, siya po, nagtataas na po siya ng boses. Ilang beses na po siyang ganyan eh. Kakausapin niya po ako na lagi siyang galit. Huwag kang ganyan makipag-usap. Ate, huwag ka nang mangurot. Hindi na makakaano yung sapat yung ganyan ano. Paye, pinapostmortem ate mo. Dapat ang ginagawa mo sa kanya, iniintindi mo lang. Eh, bakit po ako ba, mami? Wala rin naman po ba akong nararamdaman? Nalaglaglag yung cellphone, nag-aaway kayo. Kung umilit yung ulo ng ate mo, dapat tumubo ka na lang sa amin. Hindi ba patol ka pa? Nakakainis po kasi lagi niya ako ganyang kakusapin. Di ba ilang beses na po pinagsabihan na huwag daw siya masyadong maging nagger. O tapos ganun pa rin po. Ano ba sinabi? Ang dami niya po pinagsasabi. Careless ka kasi ganyan-ganyan, burara ka. Salita lang naman yun, di ka naman inaman. Mami, nakakairita po sa tinga. Naiinis na po ako. Pero pa, ate mo yan. Wala akong maano. Mas maganda kausapin mo. Pero sasabihan ka. Bubungaan na po ako, sasaktan pa po ako. O, hindi mag-usap kayo. Kasi ano yan, Paye, walang solusyon dyan kundi mag-usap kayo maayos. Kausapin mo yung ate mo ng maayos, kung pakumbaba ka, kung mas mataas na siya, apuin na, dapat ikaw, tubig ka lang. Kakakalma ka lang, hindi po pwedeng ano, parang siyang galit na galit. Ano, pumapatol ka na sa ate mo? Ganun na? After all? Ganun ka na? Nag-rebelde ka na ba? Porque kaya mo na, malaki ka na. Kausapin ko na lang po. Oo, sabi mo na lang. Kasi kami ni Ate Marie, ganyan din kami. Nag-uusap din kami. Ako nga, kahit mali yan, ako nagsasorry. Kasi ate, ako old school ako ah. Binabalid yung ano, feelings mo, valid yan. Pero kausapin mo yung ate mo. May pag-usap pa ng maayos, Paye. Hindi ako sasama sa'yo. Kausapin mo ng maayos yung ate mo. Magpakumbaba ka, i-chill nyo. Sabi mo sa kanya yung point mo. I-ano mo lang. I-point out mo lang na maayos ate. Kasi kanina ganito na i-stress na po ako, ganito, ganyan. Kumalma ka, kasi kung galit na yung isa, mapatulan mo pa, gusto mo matuloy mabaliw ate mo. Hindi ko sinasabing hindi, ano ah, okay feelings mo ah, pero may postpartum yung isa. Kung mainit na yung ulo, syempre kapapanganak lang din, ang akin lang naman. Paye, nung buntis din yan, in-stress mo din yan. Grabe mo rin sagot-sagotan yung ate mo ng buntis yan. Baka naman ngayon, pwede mo intindihin ng konti, ikaw magpakumbaba. Usap lang naman eh, hindi ka naman agad magsasorry eh. Pag na-feel mo na na kumalma na, tsaka ka na magsorry, tsaka kayong magkapatawaran. Kasi kung ako si Ate Marie, ganyan din gagawin ko. Ano, galit mo ate mo? Syempre ate mo. Puro pride umiira sa inyo. Kung wala pang CCTV dito, hindi ko malalaman kung sino bang mali sa inyo o tama. Sana lamunin ka ng pride mo ng buho. Sana makatulong. Akit ako kung tatrabaho lang ako. Pag tapos na ako magtrabaho, datanggusap na kayo ng ate mo. Dapat tapos na yan, Paye. Hindi na dapat dagdag sa problema yan. Kinasabi ko lang sa'yo. Nakakapagod yung mga ganyang inarte yun. Kala ko tapos na. Wala talaga ako sa mood. Kasi nga nung umaga na yon, umiyak ako kasi naalala ko na naman yung lola ko. Naghahanap ako ng panali sa buhok. Tapos nakita ko yung ano, yung tinabi niya. Tingin mo, naiiyak ako ngayon.
Nasabi niya sa akin, oh, kaya ako tinatabi tong tali na to para may magamit ka. Tingnan. Tapos nakita ko. Ay, nako. O, diba? Wala ako sa mood. Ay, alam mo, malungkot ako ngayong araw kasi naalala ko yung lola ko. Yung magdagdag ng anong shit sa utak ko. Kayong magkapatid, dalawa lang kayo. Magkasama ngayon, parehas kayong adult. Mag-usap kayo. Hindi ko nagustuhan kanina yung ano mo, yung akto mo. Usap na naman kayo ni Tony, tsaka ni Papi. Hindi niya ako kaya kasaktan, Mama. Pwede niya akong kausapin na maayos. Sino po unang anakit? Siya po. Eh, baka may pasabi-sabi ka pa mas famous ako sa'yo yung ginaganan mo pa. Totoo naman, Mama. Ingit lang yan eh. Dahil, saan siya naingit sa'yo? Mas tumataas ako kaysa sa kanya. Kasalanan ko bang nag-anak-anak siya, hindi siya makapagtrabaho? Paye, sobra na yan. Wali na yan nasa isip ko. Sasabihin niya lang makiulo ko, kasalanan ko ba? Nakukuha ko yung gusto ko. Siya, hindi niya nakuha yun. Nang dalaga pa siya. Bakit? Ba't paano mo nasabi yan? Saan ang gagaling yung mga salita niya? Sinasabihan niya ako kanina. Ungrateful ako. Ba't hindi ba? Hindi naman po eh. Kasalanan ko po ba yun na nakukuha ko yung mga bagay na gusto ko? Tapos siya, hindi niya nakuha yun dati? Ay ba yung gusto niya makuha? Kung ano meron po ako ngayon, katulad kanina sa cellphone, di ko daw po pinapahalagahan. Oh, masama bang sabihin yun sa'yo? Hindi naman ah. Paye, wala lang ako sa mood. Pero kung nainis niyo ako, parehas ko kayo sinapok. Yari kayo kay Tony na naman. Naku, ayokong makipag-deal dito kasi kanina yung damdamin ko nasa ano ko, nasa pangungulila sa lola ko. Ang laki nyo na. Sa tingin mo, Paye, masaya ang lola mo sa nakikita sa'yo ngayon? Sa tingin mo,